Medyo talagang bumubuka. Pero pag ginigisa ang tahong, talagang makikita nyo mag-o-open na yung shell. So, lagyan natin siya ng magic sarap para mas lalong sumarap ang ating ginisang tahong. At the same time, pwede na rin tayo mag-add on ng water para may sabaw yung ating ginisang. Mahihilig ba kayo sa mga pagkain may shell? Ako si Bogski and welcome to my YouTube channel. Tamang-tama, andito kami ngayon ng aking assistant na si Cathy para samahan ako, magluluto tayo ngayon ng ginisang tahong. Kaya sa mga ganitong pagkain, maraming nakakaalam, hindi ako masyado kumakain o talagang hindi ako kumakain ng tahong. Pero nung dumating ang aking housemate na si Cathy, natutunan ko ito. Kaya ano pang inaantay nyo? Excited ako para i-share kung paano lang lutuin o gawin ang isang ginisang taho sa pamamagitan ng aking mga guide. Ito lang yung ating mga ingredients para sa ating ginisang tahong. May spinach, tahong, luya, mantika, kamatis, asin, luya, sibuyas, at mantika. Kaya handa na at ready na rin kami. Ready na yung ating pan na gagamitan. So, pwede na tayong maglagay ng mantika. So, antayin lang natin siyang uminit para mag-i-start tayong mag-isa. So, mainit na, pwede na natin ilagay sabay-sabay na yung sibuyas at luya. Na kung saan, igigisa lang natin siya kahit hindi na tayo masyado yung pagiging golden brown, maamoy lang natin yung mismo aroma niya. Pwede na rin natin ilagay yung ating kamatis. So sa paggisa-gisa, make it sure, talagang mas maganda rin yung kamatis. Basag na basag siya doon sa paggigisa para magkalasa yung ating sinabawan mamaya doon sa tahong. Excited na naman ako sa isang panibagong recipe dito sa bahay ni Kuya. So, eto na yung ating ginigisa. Talagang makikita natin na kahit papano, nagisa na natin yung sibuyas, luya, at kamatis. Pwede na natin ilagay at isunod yung mismong tahong. Wow! Buhos mo na kagad yung kati para tayong makita nila ang ating pagluluto. Wow na naman ako at na-excite ako sa isang panibagong recipe dito sa bahay ni Kuya. Ito yung tinatawag nating ginisang tahong. So, pwede na rin tayo maglagay ng asin para magkalasa yung ating linuluto. So, depende lang yon sa amount na ating linuluto. So, ang lahat ng yan mga guys, mga guide lang ito. Habang ginigisa muna natin at inaantay natin sandali, medyo maluto yung ating linuluto na tulad ng ginisang tahong, ang dami kong experience o share dito sa ating recipe for today. Natatandaan ko once na nagluluto sila mama at si papa ng tahong, maniwala kayo guys, hindi ako makakain. Ang kinakain ko lang, nilalagyan lang ako ni mama ng gulay at sabaw para lang makakain ako ng mga ganitong uri ng pagkain. Talagang hindi ko na ito natututunan dahil nga sa huli nung kumakain ako, kinikilig ako. Pero habang tumatagal kahit papano, nakakatulong din yung ating recipe before na dalandan na sa pamamagitan ng turo ng aking housemate na si Cathy. Doon ko palang na kakain o nasisimulang kumakain ng mga ganitong pagkain. Kaya mamaya, excited ako at hindi na ako natatakot o kikiligin dahil sa ating recipe sa ginisang tahong. Kaya mamaya, samahan niyo ako unang bukas at tikim para sa inyo. So, balikan natin. So, makikita niyo naman talagang kahit papano medyo bumubuka o kanina medyo talagang bumubuka. Pero pag ginigisa ang tahong, talagang makikita niyo mag-o-open na yung shell. So, lagyan natin siya ng magic sarap para mas lalong sumarap ang ating ginisang tahong. At the same time, pwede na rin tayo mag-add on ng water para may sabaw yung ating ginisang tahong. So, antayin lang natin na kumulo siya ng kumulo na talagang make it sure luto yung ating tahong. So, balikan natin. Wow! Ang bango-bango dahil doon sa mga aroma ng mga pinaglalagay natin. Konting-konti na lang ang bango, Cathy, para ilagay naman natin yung ating spinach
na para magkaroon tayo ng gulay kahit papaano doon sa ating recipe na hindi yan nawawala dito sa bahay ni Kuya. Excited na naman si Volksky sa mga masasarap na mga pagkain at recipe. At tamang-tama, bagay na bagay, medyo naiiba na naman ang panahon dito sa Singapore at nag-uulan. Ito na yung ating finished product ng ginisang tahong. Wow na wow at talagang bumabagay dahil nga peak season, green na green dahil hindi yan nawawala sa ating seasonal na ating kapaskuhan. Enjoy at sana nakuha nyo lang kung paano lang namin ito ginagawa. At maraming salamat na naman sa nag-assist kay Cathy. Wow, sarap na naman sa panibagong recipe. Excited ako muling matikman ang tahong. So, sabi ko nga sa inyo, unang subok para sa inyo. Binuksan ko na guys dahil medyo mainit at nahihirapan si Volksky. Yan ha, may tahong yan guys. Panalo. Ang gustong-gusto ko lang dito guys, kung iisipin, yung mismong mga aroma na linagay natin na talagang nagbe-blend doon sa sabaw ng mga ganitong uri ng pagkain, especially sa mga ginisang tahong na tulad ngayong araw ng Thursday. Sana nasundan nyo lang at kung paano lang namin ito ginagawa sa tulong ng aking housemate na si Cathy sa lahat ng aking mga ginagawa every Thursday. Shout out sa aking kapatid na si Riz at bayaw na si Junior. Happy anniversary, wedding anniversary ni mismo nila ngayon dahil December 8. Binabati ko kayo at talagang nakikita ko ang inyong pagmamahal sa isa't isa at kita-kita naman dahil pati sa mga apo at anak nakikita ang inyong pagmamahal. At the same time, shout out din, binabati ko na rin advance happy birthday ang aking pamangkin na si Marian Labasan at alam na alam ko ng dalagang-dalaga ka na at malaki ka na at alam kong ang dami-dami mo nang gustong mangyari sa iyong buhay. Lagi kang mag-iingat at tandaan mo andito lang ang mga tita-tito mo na nagmamahal sa iyo at the same time kasama na rin ang mga lolo-lola. At shout out sa lahat din ng aking pamilya, Kubia family, Labasan family, and to all my ES Pinoy family, Wale family, Lorete family, Barreras family, Tan family, Luna family, Tele family, o Jan Tele, binabati na naman kita dyan at mag-iingat ka at palagi mong sarapan yung mga pinapresent mong mga pagkain at natutuwa ako at punong-puno ng mga gulay. Ang lahat ng ito mapapanood nyo lang every Thursday. Huwag nyo lang kalimutang mag-like, share or comment and click subscribe. My YouTube channel. Ito si Volksky na palaging nagkukwento at kahit papano nagbibigay saya o guys sa ating mga pagluluto. Again, thank you and good morning.